Yung totoo, na in love ka na ba? Yung totoong na in love ha? Yung tipong nasaktan, pinagpalit sa iba. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ay niloko? Naku, sakit. Ang kwentong ito na may mahigit 8 million views ang sasagot sa lahat ng katanungan mo. Panoorin mabuti at huwag kukurap dahil nakatago sa kwento ng mag-asawa ang lihim ng pagkakasala. Matutupok ka sa kalungkutan sa kwentong Certified Rated Corina, Trending Stories of All Time. Must viewed yan, panoorin ninyo. Mama, tama na. Huwag din siya mag-asawa kasi andito naman kami. Oh, nasusunugin ba sa Fairview, mga sir? Ako may tao pa sa loob. Sa pagpasok ng taong 2021, Enero at 3, ginulantang ang mga pasahero sa kahabaan ng Pearl Drive sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ng isang nagngangalit na apoy mula sa pampasaherong bus. Oh, yun nga! Nag-away sila eh! Base sa paunang investigasyon ng Quezon City Fire District, nag-umpisa ang sunog mula sa dalawang taong sakay ng bus na nagtatalo, ang konduktora at isang pasahero. Kasi kung titingnan natin, hindi naman i-intensyon ni nasunugin yung bus. Parang ang ginawa dito is yung talagang intensya dito is yung sunugin yung babae. Sa harapan ng bus po, doon na po siya sinabuyan ng flammable liquid material at saka po sinindahan po ng lighter. Nakilala ang biktima na si Ameline Sembrana, konduktor ng Fairview Bus. Samantalang ang sinasabing nakaalitang pasahero ay si Edwin Dejos. Ang mga eksena sa pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Halos hindi na makilala ang tupok na katawan ng konduktorang si Ameline Sembrana na nakita dito nakahandusay malapit sa exit at entrance ng bus. At ang tinutukoy na salarin, ang sumunog kay Ameline ay ang kanyang kinakasama na si Edwin Dejos. Dito siya nakaupo sa bandang likuran ng bus at dyan na rin natagpuan ang kanyang sunog na bangkay. Ayon sa mga nakasaksi, siya man ay nagbuhos ng gasolina at sinilaban din ang sarili. Bagamat matagal nang humupa ang apoy sa bus na ito, tila may umaalingaungaw na mga tinig mula sa mga tanging saksi sa karumal-dumal na krimen. Naiwan ang tanong na sino ba si Edwin sa buhay ni Ameline at ano ang nagtulak sa kanya upang ito ay gawin. Mabait, matalino, responsable at masipag. Ganyan ilarawan ni Aling Flor de Lis Sembrana ang anak na si Ameline. Pangalawa si Ameline sa 7 anak ni Aling Flor de Lis. Anya, lahat ng kapatid, si Ameline ang nag-aalaga. Isang araw, lumaya si Ameline. Mula Pangasinan ay lumuwas ito ng Maynila. Gusto ko nang magtrabaho, sabi niya. Trabaho na dito sa Manila. Dito po sa St. Peter, sa mga nagkakape, ganun ba yun, nagbibigay sa mga boss. Sa pagbiyahe ni Ameline mula bahay hanggang trabaho, nakilala niya ang binatang driver ng bus na si Eugene Dejos. Masaya si Ameline kapag kasama niya si Eugene. Labis ang pagmamahal niya dito. Kaya nagdesisyon itong sumama sa binata. Ayon kay Aling Flor de Lis, 17 anyos lang si Ameline nang mag-asawa at sunod-sunod agad ang naging anak kay Eugene. So Lara, yung tatay mo na si Eugene at nanay mo na si Ameline, anong naalala mo sa pagsasama nila? Masaya po. Hindi po nila pinapakita sa amin pag may problema sila. So wala kayong nakita na pag-aaway? O hindi sila nag-uusap? Hindi po nila pinapakita pag nag-aaway po sila eh. Ang masayang pagsasama sana ay nabalutan ng trahedya.
Nakita ng mga kasama sa trabaho si Eugene sa kanyang kwarto kung saan siya stay in na nakabigdi. May taong pumunta dun sa nasabitin ko sa tinirehan niya. Pero may nakaaway daw yung Eugene. Halos bumagsak ang mundo ni Ameline. Eugene! Ano nangyari mo? Eugene, sino may gawa sa'yo nito? Paano niya bubuhayin ang apat na anak? Nang mailibing si Eugene, mabilis ang kanyang naging desisyon. Isinama niya ang mga anak sa Maynila. Nagtrabaho si Ameline bilang tindera sa Caloocan at doon naman niya nakilala si Jerry Pagarigan. Miss, magkano to? Alin dyan? Dating sundalo at backhoe driver. Nabighani si Jerry kay Ameline. Napadalasang pagbisita niya sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang babae. Mabait talaga si Kuya Jerry. Wala kang masasabi sa trato, sa ano, kahit si na mama, papa, kapatid ko. Mabait ng bait. Ang bait-bait talaga. Minahal ni Jerry ang mga anak ni Ameline. Itinuring niyang kanyang kadugo. Nag-live-in ang dalawa. Nagkaroon ng dalawa pang anak, si Jerry Jr. at Jerry May. Saksi ang pamilya ni Ameline sa pagmamahal nito kay Jerry. Naibsan ang lahat ng kirot sa puso ni Ameline. Si Jerry nga ang sumapo ng lahat ng obligasyon na naiwan ni Eugene. Hindi niya pinagtatrabaho yun. At sabi niya, gustong magtrabaho ni Ate Ami. Ayaw niya. Dito ka lang sa bahay. Ultimong dulo ng daliri ni Ate Ami, hindi nasaktan ni Kuya Jerry. Pinagtip lang kita ng kape. Uy, salamat. Yung Jerry, yung kanyang kinasama pagkatapos. Ano po, siguro po mahigit isang taon nang namatay si Papa. Paano mo tinanggap? Okay lang naman po kasi po, napakabait naman po ni Tito Jerry. Subalit tila biniro ng tadhana si Ameline. Hindi yung totoo yan, bawi mo yung sinabi mo. Panibagong trahedya ang sumubok sa kanyang pag-ibig. Si Jerry po, nung ano, siyempre, wala silang pagbayad sa bahay, mga ano. Nag-overtime na, nag-overtime yan. Tapos nung ano, mga 2 days na hindi umuwi, laging pagod dahil inaano niya yung pagbayad sa bahay. Natagpuan na lang na ano, naka-undo sa barak, heart attack, overpatig. Iniiyakan niya yung si Eugene, iniiyakan niya rin yung pangalawa, si Jerry. Pero mas grabe ito si Jerry na iniyak-iyakan niya. Taon ang lumipas, ipinahinga ni Ameline ang kanyang puso. Ang sabi niya sa sarili, magkakasya na lang siya sa pagmamahal ng 6 na anak. Binuhay ni Ameline ang mga anak sa pagkukonduktora ng bus. Dito nag-cruise ang landas nila ni Edwin Dejos, nakakambal ng kanyang unang asawa na si Eugene. May lagi ang tawag sa kanya. Ayaw ko niya sa lalaki na yan. Mabigat ang loob ko. Sumunod naman itong si Edwin. Nakakambal ng tatay mo. Tutol ka sa kanya, bakit? Kasi po, hindi po kasi maganda eh. Kakambal, tas tito ko na, parang tito ko na po siya, diba? Okay. Ano ang paliwanag sa'yo ng nanay mo? Wala po. Parang ano lang. Parang tinanggap na lang namin kahit na hindi namin gusto. Kahit pa maraming hadlang, hindi nagpapigil si Ameline sa nararamdaman kay Edwin. Nakisama siya dito at nagkaroon ng 3 anak. Ang 2 sa anak niya kay Edwin ay kambal ding lalaki. At nang magkapandemya, nawala ng trabaho si Edwin. Si Ameline naman ay namasukan ng iba't ibang klaseng trabaho upang mabuhay ang pamilya. Madami hihingin niyo. Ano yung pagod yung tao? Dito na napansin nilang
nagbabago na ang ugali daw ni Edwin. Ano ba ang sinapit ninyo sa kamay ng pangatlong kinasama ng nanay mo? Isang taon pa lang po ata yung una nilang anak. Tapos ganun nga po, minuminuto niya sinasaktan. Tapos yung kambal, baby pa lang, sinasaktan niya na po eh. Parang ayaw niyang marinig yung mga iyak nila. Kahit mahal ni Ameline si Edwin, kailangan niyang hiwalayan ito dahil sa pagiging marahas at mapanakit. Subalit hindi mapigil si Edwin na lumapit kay Ameline. Dumulog siya upang gusto niyang mapaimbitahan yung kanyang living partner dahil sa di umano, nananakit ng kanilang mga anak at pati rin siya di umano ay sinasaktan din. Pinuntahan nga si Mr. Edwin, so kusang loob naman po na sumama si Sir Edwin sa aming tanggapan. So, napag-usapan nila na huwag na silang kuguluhin at huwag nang balik-balikan at ayaw niya nang makisama sa kanila. At mayroon po silang pinirmahan doon sa napagkasunduan nila. Hindi pa rin doon tumigil si Edwin. Mas naging mabalasik ang pagkatao nito. Kaliwat kanan ang pagbabanta nito sa buhay ni Ameline. Idadamay pa niya ang mga anak ni Ameline kung hindi ito makikipagbalikan daw sa kanya. Subalit buo na ang desisyon ni Ameline. Hindi siya makikipagbalikan. At noong December 17, 2020, sa Facebook ni Edwin, ipinost niya ang mga katagang ito. Balisa siya, lagi siyang galit. Lagi siyang may kasigawan sa cellphone. Pagka nandun kami sa garahe, mayroon siyang kausap na lagi siyang... Basta hindi mo siya makausap ng... Kausap mo man siya, oo lang siya ng oo, pero parang hindi napapasok sa isip niya yung mga kwento ko, yung mga salita ko. Ayon sa isang nagpakilalang kaibigan ni Ameline at Edwin, labis ang galit ni Edwin kay Ameline dahil sa selos. Nalaman nito na may bago o manong napupusuan si Ameline. At noong Enero at 3, maagang nagpaalam si Ameline sa anak na si Lara na papasok sa trabaho para kunin ang sweldo. Ang napansin niya, malungkot ang ina. Noong nagpapaalam sa'yo yung nanay mo para umalis nung araw na yon, parang ano ba ang huli niyang mga sinabi sa'yo? Lagi po yun pag umaalis tas magtatrabaho. Nagdibilin po na alagaan yung mga kapatid ko ng mabuti. Ganun lang naman po yung lagi niyang binibilin eh. Kasi yun lang naman din po yung matutulong ko sa kanya. Meron ka bang naramdaman nung araw na yon na baka may mangyari o wala ka talaga? Hindi ko lang po siya pinapansin. Kasi paulit-ulit ko po tinatanong, maalis ka. Tapos hanggang sa nainis siya. Ayon sa kapwa konduktorang kaibigan ni Ameline, madalas nang inaabangan ni Edwin ang biktima sa garahe ng bus. Ilang araw na daw po na may naghahanap kay Simran, kay Ameline. Nagtatanong daw po kung anong bus yung sinasampahan niya, si Edwin nga daw. At maagang-maaga na sa garahe na ng bus na biyahing hanggat Bulacan, papuntang Quezon City si Ameline. Nagrelyebo siyang konduktor sa biyaheng iyon. Mula hanggat Bulacan, sinasabi ng mga nakasaksi na umangkas si Edwin sa bandang San Jose del Monte. Lingid sa kaalaman ni Ameline, ito na pala ang kanyang magiging huling biyahe. Nag-away, nagsigawan at nagsuntukan pa si Ameline at si Edwin nang magkita sa bus. At ang mga susunod na pangyayari ay nakapanghihilakbot. Pagtingin ko sa salamin, yung konduktor ko tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, kuya tulong. Nung tatayo na ako sa manibela. Binuhusan ni Edwin ng gasolina sa katawan si Ameline.
Tinangkapan ni Ameline na tumakas mula kay Edwin, subalit hinablot ni Edwin ang buhok nito at hinila pabalik sa loob ng bus. Pagdating niya sa walan, biglang may nagsaltik ng lighter. Umano na agad, umapoy na agad yung harapan ng kasper. Ako may tao pa sa loob! Ang ano ko talaga nung una, nung papalapit sa akin, itula ko talaga siya palabas ng basana. At is kung dun sa labas, madali siyang maanohan ng fire extinguisher, madali siyang maano. Eh, hinila pa siya pa loob. Doon na, lalong lumakas yung apoy. Tapos sabi nga ng mga pasero, nagbuhos na rin doon sa sarili ng gasolina yung ano. Lalong nandiyan. Sa aktual na video na ito na nakuha ng pamilya ni Ameline, may boses na maririnig na humihingi ng tulong at umiiyak. Ayon sa pamilya, sigurado silang si Ameline ito na noong oras na iyon ay nagliliyab na ang buong katawan. At ang huling katagang binitiwan daw ni Edwin bago buhusan ng gasolina ang sarili. Walang makikinabang sa'yo, magsama-sama na tayo. Tinignan ko ulit. Siyempre nakakaawa naman yun si Mama. Lagi ko sinasabi kay Mama, tama na. Huwag na siya mag-asawa kasi andito naman kami. Naihimlay na sa huling hantungan si Ameline. Naulila niya ang siyam na anak. Si Edwin naman ay hinihintay na maiuwi ang labi sa Cebu ng kanyang pamilya. Humihingi naman ng apela si Lara sa mabubuting puso na nais tumulong sa kanya upang buhayin ang walong kapatid na naulila ng ina. Sana po matulungan kami financially. At saka po, sana po matuloy ko po yung ano, pangarap ni Mama na maging civil engineer. Yun lang naman po yung gusto ko eh. Para po ako na pong bahala din sa mga kapatid ko kapag katapos ko po. Alam mo, pinaka maganda maitutulong natin eh hindi yung mga material na bagay lang. Material bagay, madaling maubos yan. Ang kailangan natin, bigyan sila ng kakayahan. Meron silang opportunity kasi maganda yung lugar nila. Pwede sila magtinda. Pwedeng lumago yung tindahan dahil maraming tao. Kay Lara, tingin ko sa kanya, siyempre, gustong-gusto niya maging engineer. Pagpatuloy niya na muna, total, nakabayad na siya. Tapos pag-isipan niya habang nag-aaral siya ngayon, kasi malaking, napakalaking gastos ng nag-aaral siya sa Fatima, lalo niya kung face-to-face na. Meron mga available na technical IT courses na mabilis lang na pwedeng magtrabaho. Kaya taas maturuan, pinapasok namin. Sa kabaliwan ng nakatatanda, ang mga batang biktima, ang siyang naiiwan na pagtagpi-tagpiin ang kanilang napunit-punit na mga buhay. Oo nga, too much love can kill you, literally. Kaya alalay lang dapat sa pagmamahal, di ba? Pero kami, todo effort para mabigyan namin kayo ng good vibes dito sa aming YouTube channel, Rated Corina Plus. At syempre, hashtag best life lang din ang share ko sa inyo sa lahat ng aking social media accounts. All you have to do is subscribe and click on that bell button for notification. Hanggang sa susunod na mga kwentong totoo mula sa mga tunay na tao. This is Corina Sanchez Rojas. Till the next time, love ya!